Hi guys, it's me Den and welcome back for another video. In today's episode, I will share to you my experience sa pag-apply ko ng Citibank credit card and also isa-share ko sa inyo yung tips ko para ma-approve din kayo. Finally guys, I got approved sa Citibank credit card after 2 failed attempts. 2 beses ako nag-try at 2 beses din ako reject or na-denied ng Citibank credit card. First try ko, I applied through MoneyMax. For sure, nakikita niyo yung offers nila and yung welcome gifts nila. Sino ba namang hindi maienganyo dun sa mga freebies nila na yun? Of course, I tried. Kaya nga lang ako nag-apply ng Citibank credit card noon eh, dahil ng mga freebies. Kahit ayoko naman talaga mag-apply ng credit card. So, tinry ko. Kaya lang, ayun, na-decline ako. Kahit carded naman ako or meron na akong existing credit card. That is from Metrobank. At 5 years ko na siyang ginagamit. This was last year, guys, na nag-apply ako sa MoneyMax. And yun, na-decline pa rin ako. I know, maraming makaka-relate dito. Kasi ang dami ko nababasang comments sa MoneyMax na auto-decline naman daw kapag nag-apply ka doon. Ang dami ko rin nababasang comments doon na yung mga welcome gifts nila is hindi naman daw dumadating. Also, yung husband ko, nag-try din siya mag-apply through MoneyMax. And na-decline din siya. Pasok naman siya doon sa mga requirements ng Citibank. Pero ewan ko, bakit na-decline pa rin? On my second attempt naman, nag-direct na ako sa website ng Citibank. Akala ko ma-approve na ako since sa kanila na ako mismo nag-direct mag-apply. But again, declined na naman. Last year din yon around November. So yun, sabi ko baka sobrang taas ng standards ng Citibank. Kaya, hindi na lang ako nag-apply talaga. Until may napanood akong isang video, same scenario as mine, nakailang decline na rin siya ng Citibank credit card, but now, na-approve na siya. So ako naman, out of curiosity, tinry ko rin. Then yun nga, finally na-approve din ako. Sobrang unexpected nung pag-approve nila sa akin and mamaya malalaman nyo kung bakit. Of course, gusto ko lahat tayo masaya. Lahat tayo may credit card from Citibank. Kaya ngayon, i-share ko sa inyo yung mga ginawa ko para ma-approve ako sa Citibank credit card. By the way guys, madaming types ng card si Citibank. And Citibank is under UnionBank na ngayon. Kung gusto nyo ma-approve kayo, 2 lang yung pamimilian nyo na credit card na applyan. First is yung Citi Rewards Visa Card. Yun yung na-approve sa akin. Yun yung in-applyan ko. Right now, may promo sila na no annual fee for life. But you need to spend 20,000 within 60 days or 2 months upon activating your card. And mawe-waive na yung annual fee nyo perpetually for life. For me, madali lang namang ma-achieve yung or makuha yung 20,000 spend. Like, gagamitin mo siya for groceries every time nakakain kayo sa labas or mag-shopping kayo sa mall, kahit sa mercury drug, bibili kayo ng gamot, vitamins, diapers. And isang tip pa is pwede nyo siyang gamitin ipang-transfer to GCash using the Citi Pay All. And wala siyang charge right now, guys. Wala pa siyang charge. So, gamitin nyo na yung Citi Pay All kasi napakagandang feature niya. Like, parang pag magpapay kayo ng bills. So, pwede nyo siyang ipang-transfer sa ibang bank or sa GCash. And ang maganda dun sa Citi Rewards Visa Card is nag-earn siya ng points. So, you can convert that to miles para gusto nyo siyang gamitin for airfare. And yung isa naman is yung Citi Simplicity Plus Visa Card. Kung sa tingin nyo, hindi nyo marireach yung 20,000 spend within 2 months or ayaw nyo mag-spend para lang makuha nyo yung no annual fee for life, ito yung card na applyan nyo. Because ito, automatic na talaga siya na no annual fee for life. The catch here is, hindi siya nag-earn ng points. So yun, pili na lang kayo dun sa Citi Rewards Card or sa Citi Simplicity Plus kung alin yung mas gusto nyo or yung mas bagay sa inyo. And another tip is mas mataas yung chances nyo ma-approve kung carded na kayo. It means meron na kayong credit card or existing credit card from other banks. Kung wala pa talaga kayong card, there's no harm naman in trying kasi meron namang requirements si Citibank. I think they base sa sweldo nyo, sa annual income nyo. And yun, titingnan nila kung ma-approve kayo. Sa decision pa rin yan ng Citibank.
So, ito na nga guys. Ito na yung talagang tips ko sa inyo para ma-approve kayo. Number one tip para ma-approve kayo ng Citibank credit card is use a fresh referral link. This time, sa application kong to, hindi na ako nag-apply through MoneyMax and hindi rin ako nag-apply sa website nila. Ngayon, I applied through the referral link doon sa napanood kong video. Bagong generate lang yung link nila. So, mas mataas yung chances mo ma-approve. Kaya ngayon, I've also generated a link for myself. And of course, isa-share ko sa inyo yung link na yon. Sobrang fresh pa rin ito. Yung link ilalagay ko sa description box below. So, i-check nyo doon. And yon dun sa link na yon, doon kayo mag-a-apply. Then, number two tip is mag-apply kayo at night. Mas mabilis kasi yung process sa gabi and mas mabilis kayong ma-approve. Usually, ilang hours lang or kinabukasan lang, approve na agad kayo ng Citibank credit card. And number three, ito, use a TIN ID. Pag hiningan kayo ng ID throughout the process, TIN ID yung gagamitin nyo. Tsaka dapat, kung mag-upload kayo ng photo nung ID nyo, is clear siya, maganda yung pagkakakuha nyo, hindi yung parang talagang tinituran nyo siya ng basta lang. I recommend na gumamit kayo nung scan app sa phone. If iPhone yung gamit nyo, sa notes na app, meron dong scan, and kung Android naman, meron kayo madadownload ng mga scan app sa Play Store. So, yun yung gamitin nyo para maganda yung output ng scan. So, yun lang guys, yung ginawa ko para ma-approve ako ng Citibank credit card. Sobrang unexpected nga nung pagkaka-approve sa akin. So, hindi ko talaga siya ganun na inasahan. Ayun, na-approve pa rin. Medyo na-disappoint lang ako dun sa binigay nilang credit limit sa akin kasi 50k lang siya. Kasi dun sa existing card ko, is nasa 6 digits na yon. So, I'm expecting na pantayan nila or at least half man lang dun. Pero okay na rin, di ba? Kasi tumataas naman siya in time and pwede mo rin naman siyang i-request kung gusto mo. And I heard na mabilis naman daw silang mag-approve kung gusto mo mag-request na i-increase nila yung credit limit mo. So, yun lang guys, na-approve na ako ng ganun lang. Kung kaka-apply nyo lang and na-decline kayo bago nyo mapanood itong video na to, you can reapply din naman like 1 week or 2 weeks after mo ma-decline. No need na to wait for 6 months. Kasi yun yung sabi ni Citibank, diba? Kailangan mag-wait ka ng 6 months para mag-reapply ulit. Pero dun sa ibang experience nila, after 1 or 2 weeks, nag-a-apply na ulit sila. And yun, na-approve naman. Comment kayo below if you have any questions and I'll try to answer them. And also comment below kung nag-apply kayo through my link and na-approve kayo and also share your experiences. Of course, guys, follow nyo yung tips ko para ma-approve din kayo. Use the referral link on my description box below. I hope nakatulong itong video na to kung katulad ko kayong nahirapan din ma-approve sa Citibank credit card. And that's it, guys, for today's video. If you find this video helpful, please do follow me on all my social media accounts. I'm Dayan Salazar on Facebook and it's Dayan Salazar on TikTok and Instagram. And of course, please do give this video a thumbs up, share and subscribe to my channel for more videos and updates. Thank you guys for watching and see you on my next videos. Bye!